Namitas ako ng rambutan, pinya at kinuha ko na rin aring nag-iisang guyabano at namitas na rin ako ng kalamansi at said na naman nga ang kalamansi ko sa bahay. Maraming puno nga pala kami dini ng kalamansi at ang dami rin talaga ng mga bunga. Dito pa nga lamang sa inapagkuhanan ko, dito lamang ako sa harap na mimitas at ang dami ko na nga agad na nakuha at isang puno nga lamang ang pinagkuhanan ko at tama na muna ari at kapag naubos nga ay makuha na lamang ulit. Nagtanim na nga rin pala kami ng mga dragon fruit at kulay violet naman ang kulay na rin kasi puro white ang tanim dito ni ate, pati na rin nga mga pinya. Pinuntahan ko nga rin aring rambutanan kaso ay maliliit pa lang ang bunga na rin isang puno. Pero dito sa may bandang ibaba ay may natatanaw ako na mapupulan na rin kaso ay mataas nga lang. Sumungkit nga lamang ako ng ilang piraso dyan kasi gusto ko rin lang na matikman. Marami pa nga rin sanang masusungkit kaso ay sobrang tataas naman masyado. May tatlong puno nga pala kami dini ng rambutan at buti na nga lamang at namunga ngayon kasi last year talaga ay hindi talaga sila lahat namunga. Makapal nga lang ang balat nito pero matamis naman ang lasa. At yung isang puno doon na maliliit pa rin ang bunga ay yun talaga ang mas masarap. Kasi yun talaga yung tinatawag na rong ring. Kaya babalikan ko na lang ulit kapag hinuga na. Kahit pa nga kulay green pa ay matamis pa rin talaga. Ang dami din talaga ang santol dini sa amin at sabay-sabay din talaga mga prutas ngayon na masasarap. Kaya naman hindi mo na alam kung anong uunahin mo talagang kainin. Laringan si Buntis ay kung ano rin talaga ang kuhanin ko ay kain din ang kain. Hindi ko naman nga sinasadyang makita aring hinog na pinya at mukhang ako rin lang ang inaantay. Kaya lumiban ako ng bakod para pitasin at pagliban ko nga may nakita pa ulit ako ng isa na hinog. Kaya pinidas ko na rin kasi sayang naman at baka mabulok pa. Marami nga palang puno ng pinya din eh. Kaya feeling ko nga marami pa akong makikita. Kaya naghanap-hanap pa ako at nakita ko pa nga rin aring isa na natumbahan na ng saging kaya medyo nahirapan akong kuhanin. Banda dito naman may nakita ulit ako na tatlong pirasong puro hinog na rin at sabay-sabay talaga ang hinog nila. At lahat talaga na nakikita ko puro dilaw na ang mga balat. Overripe na nga rin yung iba. Kanina nga lamang na nakita ko sa bakod isang hinog lang at hindi ko nga akalain na makapitas ako ngayon ng 6 na piraso. At nakarami rin talaga ako at sabi nga nila gawin ko daw jam at iuwi ko sa bahay. Meron pa rin kasi akong pineapple jam na ginawa sa bahay kaya sabi ko kainin na lamang kasi kahit native pinya to matamis pa rin naman. At inasipag nga rin ako na magbalat kaya sila ang tagakain. Wala kasi akong ganang kumain ito kasi bukod sa kumain na rin ako ng santol kanina masakit din talaga ang singaw ko. Kaya sabi ko sila na lamang ang kumain at pagbalat ko na nga lamang sila at bawat balat ko nga dyan talaga namang hataw din sila sa pagkain at sobrang bilis nga maubos at sa sobrang bilis nga maubos nasasabihan pa akong ang bagal ko daw magbalat. Habang yung ibang nga dyan nangunguha pa rin ng santol at sa dami nga ng mga prutas ngayon bahala na rin talaga ang mga tiyan ninyo. Sa ako sabi ko na lang yung maraming nakain na pinya dyan walisin naman aring kalat ko mamaya. At nung natapos nga ako sa pagbabalat napansin ko nga na inapanghina na wari sila kaya kinain ko na rin yung tira nila. At kokonti na rin naman to, hindi na wari masakit ang tiyan ko dito sa dami ng mga pinagkakain ko. At pag uwi ko nga ng bahay naghanap na naman agad ng pasalubong si Jello at tuwang-tuwa na naman yan sa dragon fruit na dala ko. At tapag mahili pa niya yan. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood.